Ayan, hello mga kapitbayo. Welcome back sa channel, no? Ayan, shoutout po pala dyan sa mga StreamTech users natin. Ayan. So, ano nga ba ang StreamTech? Yan yung internet natin na ginagamit dito sa area natin. Ayan, so, dyan sa mga StreamTech users na katulad ko na internet, ito para to sa inyo yung video na to, kaya panoorin nyo. So, dun po sa mga hindi StreamTech, almost the same lang din naman yung process nito or ang pag-configure, pero ito, specific kasi ito doon sa mga StreamTech user kasi marami kasi nagko-comment doon sa video natin about dito sa StreamTech, paano magpalit ng Wi-Fi password. So, ang tinatanong nila, kung paano naman daw ba mag-block ng mga Wi-Fi users dito sa router nila. Kasi, alam naman natin kapag yung mga router natin na binibigay ng ISP provider natin is limited features lang ang pwede natin galawin. Ayun. Kaya, ayun, i-share ko sa kanya kung paano nga bang alternative or workaround para ma-block yung mga Wi-Fi users. Kasi, alam naman natin sa panahon ngayon, halos lahat ng mga phone may QR code scanner na kasi pwede mo na siyang i-share through QR code. Kaya, malilimit or masishare nila yung mga Wi-Fi password nyo kahit anong klaseng palit nyo. Basta once na naibigay nyo ng isang beses, pwede nila i-share yon. Kasi meron tayong isang kapitbahay na nagre-reklamo kasi bumabagal yung internet niya kasi maraming nakakonect dun sa router nila. Hindi naman niya pwedeng palitan palagi yung password kasi syempre alam naman natin, di ba, nakakainis yung ganun. Okay, kaya ayun, kaya ngayon, i-share ko sa kanya ano nga ba ang paraan para pwede mo yun i-block. Okay, so let's go! Yan yung tuturo ko sa kanya. Let's go! Ayun mga kapitbahay, ito yung StreamTech router na ang binibigay sa atin ng ating StreamTech ISP provider. Okay, so marami kasing ganitong router na nabago na pinamimigay nila. Meron din namang luma na ganyan. Pero almost the same lang din yan kung paano yung process. Kasi usually, walang Wi-Fi MAC address filtering kasi yun lang naman ang features na meron sa ganung router na mga simpleng router. Okay, so ganito yun. So okay, so ang ginawa ko, bumili ako ng isang Wi-Fi router na nabibili sa mga computer shop. Ito, ipapakita ko sa inyo. Yung ang gagawin nyo dun kapag bumili kayo, automatic naman yun. Kasi ang usually na pa IP address nito is 1.1. So kapag bumili kayo ng mga TP-Link or D-Link, automatic yung IP address nun is 0.1. Okay. Ang gagawin nyo, plug and play lang naman yun. Kaya ito, ipapakita ko sa inyo kung paano. Ito yung router na nabili ko. Ayan mga kapitbahay. Dito kasi sa StreamTech router, walang features na Wi-Fi MAC address filtering. Kaya hindi mo siya malilimit. Kasi alam naman natin na ang binibigay ni StreamTech na access dito sa router natin is limited lang. Ang pwede mo lang gawin dito is magpapalit ka lang ng Wi-Fi password. Okay? Yan yung mga usual. Kahit anong ISP provider, ganun po. Kasi for security purposes or security purposes nila yan, kaya hindi nila binibigay ang admin ng router natin. Okay? Kaya ang binibigay nila is basic, ano lang, user lang, user account lang para limited lang ang pwede natin gawin. Okay? So, paano nga ba ang gagawin natin dyan? Ang ginawa ko is bumili ako ng ganito. Ayan, bumili ako ng ganito. TP-Link. Ayan, mura lang to, mga nasa 700 lang to. Kasi kung yung internet mo naman is up to 50 lang, up to 100 lang, pwede na to sa'yo. Kung hindi pa naman yung internet mo plan mo is up to 300 or 500, pwede pa to sa'yo. Pero kapag yung internet mo is umabot na ng 100 plus up to 300 to 200 na, kailangan ang bibilin mong router is gigabit. Kasi ito, 10 by 100 lang to. Hindi pa 2 gigabit. Kaya, kailangan mo ng ganung router. Pero pag mga basic router lang na magkoconnect lang kayo ng cellphone or up to 100 pababa lang yung Wi-Fi plan ninyo, pwede pa to. Okay? So, ito, nasa 700 plus lang to kapag bumili kayo. Ang IP na ito is 0.1. Okay? So, ito lang yung access natin. Ipapakita ko sa inyo. Okay? So, basta ang ganito mga router. Maraming router na nabibili ng ganito sa mga cyber zone, sa SM or sa Lazada, meron din nabibili na ito. Kaya, plug and play lang to kasi ang IP nito is 0.1. Tapos yung IP ng StreamTech natin is 1.1. Kaya, kapag pinlag mo yan dito, nilagay mo rito sa 1 port, ito sa blue na to, automatic, magkakaroon na to ng internet, automatic, meron na siyang Wi-Fi. Pero, kailangan mo pa siyang baguhin para mapalitan mo yung Wi-Fi password nito. Okay, so yan yung ituturo ko sa inyo. Yan yung ipapakita ko. Usually, meron akong mga video na about sa ganito. Search na lang nyo dun sa YouTube channel ko kasi ginawan ko lang kasi ito ng video kasi specific to dun sa mga StreamTech user na nagtatanong sa akin. Okay, let's go! So, ayun mga kapitbahay, no? So, ang unang-unang gawin mo para ma-configure mo yung router na binili mo, ang gagawin mo is
a-access mo muna yung IP ng StreamTech router mo, which is 1.1. So ito yun. Okay, eto, paano nga ba makuha yung IP address na to? Ang gagawin mo lang is pindutin mo yung Windows logo tsaka R, may lalabas na ganyan, type ka ng CMD yan, tapos tatype mo is IP config yan, pag in-enter mo yan may lalabas yan, eto yung IP address ng router mo ng StreamTech. So access mo lang sa browser yan. Usually ang password niyan is user 1234. Hindi ko lang alam sa iba, pero usually nasa likod yun ng router, makikita mo yun kasi kung hindi mo pa naman binago. Pag tiningnan mo yun sa likod ng StreamTech router, nandun yung Wi-Fi password. Ito yung mga bago na anim yung antenna, ito lang yung password nun, user tapos user 1234. Kapag nilagin mo yan, punta ka lang dyan, makikita mo yan. Kung inyo mapapansin, punta ka rito sa network yan. Ito yung mga Wi-Fi niya, meron siyang 5 GHz, meron siyang 2.4 GHz. Pag pumunta ka dyan sa 2.4, wala kang makikitang security policy niya, ganyan lang. Wala kang makikitang Wi-Fi password, MAC address filtering, yun. Yun yung medyo disadvantage dito sa router nila. Kahit pinunta ka sa 5G, yan. So, ang gagawin mo, mga kapitbahay, kasi itong default na to, kapag nag-setup ka ng bagong mong router, magdodoble yung Wi-Fi mo. So, ang gagawin mo, kung ayaw mo nang gamitin para hindi na nila ma-scan, pwede mo siyang i-off. Punta ka rito, dito sa basic, pwede mo siyang i-off. I-off mo lang yan. Ayan, punta ka dyan, i-off. Kung yung mapapansin sa akin, ayan o. Ayan o, naka-disable. 2.4, pwede mo siyang i-off na ganyan. Ayan, naka-off yan. 2.4, ayan. Yung 5, i-off mo lang yan, naka-off yan. Okay, para hindi na makita ang Wi-Fi ng default ng StreamTech router mo. Tapos ang makikita mo na is yung Wi-Fi na ng bago mong router. Okay? Ganun lang. I-disable mo lang siya para pag nag-scan ka ng Wi-Fi, hindi mo na makikita 'to. Yung Wi-Fi name ng default ng StreamTech router, kasi nga magbibigay ka nga ng bagong router, 'di ba, para hindi na nila ma-access. So mag-install ka ng panibagong Wi-Fi router. Okay? So i-disable mo lang 'yan para hindi na nila makikita yan. Okay? Kapag na-disable mo na yan, yun, i-configure mo na yung router mo na binili. Okay? Ang gagawin mo lang is ganito lang. Ito lang yung gagawin mo, mga kitbay. Pag na-on na yan, ang gagawin mo, kuha ka lang ng kable. Ayan. Ayan. Ikabit, etong kable na to, ikabit mo lang diretso dito sa likod ng StreamTech router mo. Yung number 4 ata ang gumagana dito. Ayan, depende. Usually kasi yung number 4. Ayan, sa akin number 4 yan. Or, ayan, tingnan natin. Ang gumagana sa akin is LAN number 4. Ayan, LAN number 4. Number 4 yan. Ayan yung 1. Okay, so ang gagawin mo lang, kukuha ka lang ng LAN cable. Alam ko may free to eh. Kukuha ka lang ng LAN cable, tapos sasaksak mo lang doon. Pero ito yung sa akin, hindi ko na isasaksak doon kasi may default na ako, kasi nga dahil may switch ako. So dito na siya nakasaksak sa switch ko. Okay, so ilalagay mo siya dito sa likod ng nabili mong router na to. Ilalagay mo lang siya dyan. Dito ka maglagay sa one port para hindi mag-conflict. Kasi pag dito mo nilagay, kunyari parehas silang IP, magko-conflict yon. So kailangan mo pang baguhin yung IP nito mismo. Ito sa akin, kasi ang IP niyan 1.1, ang IP nito is 0.1, so pwedeng-pwede na. Kapag nilagay ko yan dito sa kulay blue, ayan, sa one port, ayan, one port. Yan, one port. So, nilaglag pa. Kunin muna natin. Ayan, sa one port. So, ilalagay natin tong kulay dilaw na to dito sa one port. Ayan, nakalagay na siya. So, kanya mapapansin, automatic makakakuha niya ng internet. Ayan, nag-blue na. Ibig sabihin, may internet na. So, ang gagawin natin, ikakabit ko yung PC ko dito para i-configure natin to para makita natin. Kasi hindi mo yan ma-access kapag yung computer mo dito nakakabit sa area na to. Ay, oo, dito ko nakakabit, hindi mo makikita yon. So, ilalagay natin dito. So, ito yung wire ng computer ko. So, ilalagay natin yan dyan sa likod. Wait lang. Uy. Ilalagay natin. Wait lang. Ayan, nakakabit na yung computer natin. Ayan, umilaw na yung isang port. So, let's go.
papakita ko sa inyo kung paano mag-configure nito. Ayan mga kapitbahay, nakakabit na yung binili nating router, which is ito na siya. So yung IP niya is 0.1. Yun yung mapapansin, ang IP na nakukuha ko is galing na siya dito sa router na to. So ito yung default router ng StreamTech. After mo ma-disable yung wifi na to, hindi na siya makikita. Ayan. Okay, so ang gagawin natin, i-configure na natin yung router na nabili natin. Okay, ayan. So ito, default lang to muna kasi default yung nabili natin. Ayan. So ayan na siya. So ayan, paano nga ba natin i-configure to para naiwasan natin yung pag-scan ng mga QR code ng Wi-Fi password. Okay, so pwede mo siyang palitan, pero kung hindi ka naman IT, medyo mahihirapan ka. Kaya ang gagawin mo lang is default lang. Ayan, naka-default lang yan. 0.1 yung IP niya. Tapos kapag pumunta ka rito sa wireless, ito yung wireless name niya. Ayan, pwede mo siyang palitan. So ang gagawin natin, papalitan natin. For example, basic settings tayo. Ayan. Ayan. Operation mode, ayan, naka-wireless router siya. Pwede mo siyang idiretso na access point. Ayan, naka-access point siya para makapag... Parang gagawin mo lang is parang wifi lang talaga. Pero dapat, ang gagawin mo is wireless router para magamit mo yung kanyang advanced features na wifi MAC filtering. Okay? So, after mo yan, pag na-login mo na yan, punta ka lang dito. Wireless. Tapos, wireless security. Yan. Kapag pumunta ka dyan, ayan. So, makikita mo siya dyan. Ayan. Ang gagawin mo is, i-disable mo para walang password. Pag dinisable mo yan, kapag nag-connect ka ron sa wifi mo, yun yung mapapansin. Yan. Kapag nasave mo na yan, wala nang password yung wifi mo. So pupunta ka rito, enable mo yan. Yan. Wala nang password yung wifi mo. Kapag nag-connect ka dyan, automatic makakakonnect ka. So ang gagawin mo, pupunta ka rito sa wireless MAC filtering. Yan. Wireless MAC filtering. Yan. So, ito yung hinahanap natin. Ito yung wala dun sa router na StreamTech. Ayan. Kasi limited nyo lang. Pero pag dito kasi full access ka, admin nandito lahat. Ayan. Access control. Basta lahat nandito. Ayan. Bandwidth control. Pwede mo ilimit yung bandwidth. Pero, ang pinaka basic or pinaka topic talaga natin dito is paano mo ma-control ang mga wireless device na makakonnect dito sa wifi router mo na hindi may scan yung password. Okay, so ganito lang yun. Punta ka dyan, disable mo muna yan, tapos dito ka sa MAC filtering. Kasi pag in-enable mo yan, dala-dalawa. Magpa-password ka pa, tapos mag-i-enter ka pa ng MAC filter. So ang gagawin mo, punta ka lang dyan, isign mo, disable mo lang to para isa lang. Tapos punta ka rito, wireless MAC filtering, tapos i-enable mo. So ayan, nakalagay rito. Deny the station specified by any enable interest in the list to access. Ayan, okay. So, ang gagawin natin, allow natin para yung mga MAC address na naka-add dito, automatic, ma-allow niya. Pero kapag hindi ka naka-allow, matic, ay pag hindi ka naka-add, hindi ka makakakonnect sa internet or hindi ka mabibigyan ng internet. Hindi ka makakonnect. So, enable mo lang. Ayan. Nalilito ako. Allow the station specified by any enable entries in the list to access. Okay, so add mo lang siya dyan. Ang gagawin mo, kunin mo lang yung MAC address ng cellphone, ng laptop, or ng kahit anong device para may add mo siya rito. Ayan. Add mo lang siya dyan. Add mo, lagyan mo lang name kung sino yun. Kunyari, tito mo, tita mo, or kapatid mo, nanay, tatay mo, lagay mo lang yung MAC address niya. Yung usual na MAC address dyan is parang ganito. Ayan. Makikita mo yun sa cellphone mo, sa Wi-Fi settings, tapos MAC address, Wi-Fi MAC address. Yun. Pag in-add mo na yan dyan, automatic. Ayan. Pag in-add mo na yan dyan, automatic, makakakonnect na siya sa internet. So, babaguhin muna natin. For example, lalagay mo rito, my Wi-Fi. Ayan. Tapos, save mo lang. Tapos ang makikita mo, ganyan na rin. Okay. Kapag na-configure mo na yan lahat, goods ka na doon. Kahit anong gawin nilang scan, hindi nila makikita. Kasi nga, wala kang password kasi
naka-disable pero naka-MAC filtering ka. Okay? So ayan. So itatest natin, ipapakita ko sa inyo, makakonnect ba ako kahit wala akong password. So let's go. Pupunta tayo. Ayan mga kapitbahay. Yan, dito yung cellphone natin. So, ang ginawa natin kanina is may wifi. So, kapag in-scan natin yan, yan, yung makikita. Nakikita nyo ba? Sana nakikita nyo, di ba? Ayan, may wifi. So, magkoconnect tayo. Ayan o, walang security, walang password. So, kapag ginaganyan mo, wala kang, ayan o, connecting lang. So, hindi ka makakakonnect. Walang password eh. Ayan, join na work. Ayan. Ayaw niya mag-connect. So, ang gagawin mo is, punta ka lang dito sa settings ng cellphone mo. Ayan, punta ka dito sa settings ng cellphone mo. Tapos, punta ka dito sa wifi. Tapos, kapag pumunta ka dito sa advanced settings, makikita mo, yan o, MAC address. Yan, makikita nyo ba? Yan o, MAC address. Okay, so, kukunin mo yan, tapos, ilalagay mo siya doon. So, i-add ko muna. Sana nakikita nyo, di ba? Add ko muna. Add ko yung MAC address ko is, wait lang, E4 colon, kung ano nakikita nyo nito, ganun din dapat pag-add nyo. Tapos, colon, 48, colon, plus 18. Yan, tapos lagyan mo ng description, my phone. Yan, tapos save mo lang, save. Yan, ayan, nandito na siya. Naka-add na siya, sana nakikita nyo, diba? Ay, pwede pala isang putik. Ayan, naka-add na siya. Yun yung mapapansin. Naka-add na siya dito. Ang ginawa ko is, in-add ko lang na ganito. Pwede pala isang, sorry. Ayan. Yung mapapansin, sorry, lumalabo. Ayan. So, nandito na yung MAC address ko. Ayan, nandyan na siya. Mapapansin nyo. Nandyan na siya. So, ang gagawin natin, try natin mag-connect. So, answer muna natin. Yan. Yan yung mapapansin kapag mag-wireless tayo. So, ayan. Walang security, di ba? So, mag-connect tayo kasi naka-add na doon. Saan na yun? Connected na ba? Wala. Wait lang. Baliktad ata ah. Wait lang. Bugoyin natin. Dapat ata nakaganito. Save, save. Access. Ayan, baliktad pala. Dapat pala. Dapat pala. Sorry, nagkumali ako. Dapat pala, ang settings niya is nakaganyan. Ayan. Naka-deny. Kasi kanina, naka-select yung allow ito. Yung allow na to. So, dapat naka-deny. Deny the station specified by any enable interest in the list to access. So, dapat naka-ganyan. Okay, gets nyo? Naka-deny. Ayan, tapos nandyan na yung ano ko, yung MAC address ko. Ayan. So, kung nyo mapapansin, yung phone ko is connected na. Ayan. Connected na siya. Walang password. Okay? So, ayan mga kapitbahay. So, ganun lang yung pag-setup ng MAC address filtering dun sa router natin. Okay, so, ganun lang kadali mga kapitbahay. Bibili ka lang ng panibagong router. Tapos, kukonfigure mo lang, plug and play lang. So, napakadali lang. Eto, secured na yan. Hindi na nila mai-scan yung QR scan code ng password kasi nga walang password yung wifi mo. True MAC address lang. Lahat ng device na magkoconnect dito sa wifi mo, kailangan mo siyang i-add dyan para makapag-continue siya. Okay? So, ayan. So, sana may naintindihan kayo or sana may nakuha kayong konting idea kung paano or kaalaman. Ayan. So, maraming salamat po sa pag-suporta sa YouTube channel ko. Yun, kung may mga comment kayo, comment down lang below kasi willing naman sumagot. Kung hindi nyo ito naintindihan, para ipaliwanag ko sa inyo or minsan nag-remote ako, ganun. Para ipaliwanag ko sa inyo kung paano mag-configure. Napakadali lang po yan. Kapag hindi nyo masyadong naintindihan paano mag-configure ng router na ganito, mayroon din akong mga video ng ganyan na iba doon sa channel ko. Kaya isi-search na lang nyo tapos
Yun, ganun lang. Pero specific for StreamTech users kasi ito, kaya ginawa ko ng video kasi yung iba hindi nila naintindihan. Ganun lang kadali. Okay, so maraming salamat. God bless and peace. Merry Christmas.